Matapos makakuha ng Lakeshore ang panalo kanina kontra sa Memphis Grizzlies sa score na 112-103 as of now pang siyam na sila sa standing ng West with 32 wins sa 34 losses na record. Para sa mga hindi nakapanood ng laban, pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng Lakeshore kanina matapos nga nito makagawa ng double-double performance with 30 points at 22 rebounds. Samahan mo pa yun ng 3 assists at 2 blocks. Ibang klase rin talaga ang healthy na Anthony Davis, mga idol, no? Isipin nyo, kahit na nasugatan sa AD, nagpatuloy pa rin siya para tapusin yung nasimulan nilang laban. Dito sa 6-minute mark ng second quarter, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasundot ni David yung mukha ni AD. Kung hindi ako nagkakamali, yung bandang ilong yung tinamaan kay Anthony Davis at dahil nga sa tuloy-tuloy na pagdugo nito, tumungo muna si The Bro sa locker room. Pagbalik ni AD, mga idol, parang wala lang nangyari. Noong nasugatan pa nga sa AD, parang mas lalo pa nga itong ginanahan. Kahit may sugat si Anthony Davis, hindi ito naging hadlang para tulungan yung kupunan nila na maiuwi yung panalo kontra sa Memphis. Bukod sa monster double-double performance na pinamalas ni AD kanina, hindi rin nagpauli si AR-15, DS, Rui at Troy. Silang apat lang naman mga idol ang nag-step up para tulungan si Anthony Davis sa opensa nila. Tinapos ni Austin ang laban na to na umscore ng 17 points. Samahan mo pa yun ng 4 rebounds, 7 assists at 1 steal. 17 points, 6 rebounds, 9 assists at 1 steal naman mula kay Dennis Schroeder. Tinapos din ni Rui Hachimura ang laban na to na umscore ng 17 points with 6 rebounds coming off the bench. 13 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal naman mula kay Troy Brown Jr. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 26 points, 8 rebounds at 2 blocks ni Jaren Jackson Jr. para buhatin yung Memphis Grizzlies. Grabe yung Lakeshore kanina mga idol, no, at makikita mo talaga kung gaano sila kapursigidong manalo sa laban na to. Pinaunahan nga ito ni Anthony Davis kahit nasa simula pala ng first half nasugatan na siya. Anong nangyari kasi binaliwala lang ni AD yung sugat na yon at hindi ko nga nakitaan na nawala yung pagiging agresibo ni AD sa loob ng court. Makikita mo talaga yung solid na effort ng Lakeshore kanina sa laban na to, mapa-opensa man o depensa, sa pagkuha ng offensive at defensive rebounds at maging sa mga hustle plays like diving to the floor to secure the ball. Lalo lang tuloy akong ginanahan manood sa mga susunod pang laban ng Lakeshore. Well, wala naman talaga kasing imposible dito sa NBA. Sabi nga nila, habang may laban, may pag-asa. Hey mga idol, ano masasabi nyo sa ipinakitang performance ng Lakeshore kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Sobrang saya ko ngayong araw mga idol. Bukod sa umangat na nga yung Lakeshore sa number 9 seed, mahigit 20,000 followers na rin kasi tayo dito sa Kingdian Basketball. Kaya lubos po ako sa inyo nagpapasalamat sa walang sawang suporta na ibinibigay nyo. Dahil dyan, meron tayong munting pag-giveaway para sa mga top fans at may mga sharer badge. Abangan nyo na lang siguro mga idol yung patungkol dyan. Muli, maraming salamat sa solid na suporta nyo. It's your boy, King Jan. I'm out.